na ang presidente. Baka sakali maagapan pa ang problema ng bansa. Wala na nga di umano raw sa tamang pag-iisip ang presidente. At tila pa iba-iba na ang sinasabi. Bayan, papangon muli ay mananatiling pangarap na lang ata. Lalo na, pangagpala ang mga nakaupo. Kaya naman, huwag magpapabola sa mga pangakong patuloy pa ring napapako. Patutsada nga tuloy ng netizen. No sense kung magsalita si BBM. Buti pa, mag-resign na siya. Resign na lang kung hindi rin lang mapaganda ang Pilipinas. Kawawa ang taong bayan. Matapang lang pala yung mga kasundaluhan natin sa kapwa Pilipino. Check pa lang, iyak na sila. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nga nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Kamakailan, the other day, nagbisita si PBBM doon sa Western Command Headquarters. Nagsalita siya tungkol sa latest incident sa West Philippine Sea, kung saan nasugatan ang 8 sundalo natin, o sailors natin. Ang isa naputulan pa ng kamay, nawalan tayo ng 8 armas, at nakakaya. Ito na po ang pinakamagulong nangyari sa West Philippine Sea mula pa nung panahon ng Noynoy administration. So ito, nagpahayag ang Pangulo at ating himay-himayin ang kanyang speech. Basahin ko ha. Sabi niya, "We are not in the business of instigating wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the principle that guides us." Okay, so salamat at ang ambisyon ng Pangulo is para sa atin magkaroon daw ng peaceful and prosperous lives. Ito na yung sinasabi niya noon na bayan babangon muli. Ito na yung sabi niya noon nung inauguration niya na ang pangarap niyo ay pangarap ko. Okay, 2 taon na siya sa opisina bilang presidente. Kumusta ang buhay natin? Mas naging peaceful ba ngayon? O naging mas delikado na ang ating kalagayan? Naging mas prosperous ba? O lalong naghihirap? Ano sa tingin nyo? I-compare nyo panahon ni PRRD. Meron bang ganitong kainit na tensyon sa West Philippine Sea? Never. Walang banggaan, walang nasaktan nating sundalo o sailors panahon ni PRRD. Ngayon lang. At ito, I don't want to think negative o pessimistic, ano? But nakikita ko, lalong iinit pa ang tension sa West Philippine Sea sa susunod na rotation and resupply mission. Ang China determinado na pigilin ang anumang resupply dyan. Navy fragmen na, yung the best among the Philippine Navy sailors ang ipinadala. Walang nagawa sa mga Chinese Coast Guard na ang dala lang is itak, pamalo, palakol at iba pa. Armado yung ating Navy sailors, walang nagawa. Napigilan yung pag-resupply. O anong gagawin sa susunod na resupply? Be? Sinubukan na ang airdrop. Ganon din. Inagaw ng mga Chinese yung mga pagkain. Itong latest, sinubukan na, purely Navy operation, AFP operations, lalong napalpak.
o anong gagawin sa susunod. Maybe, analysis ko lang, magdadala sila ngayon ng gray ships, nandyan na ang US, nandyan na ang Japan, nandyan na ang Australia, dyan ang Philippine Navy ships, pwede, lulusot yan. Kailang anong magiging reaksyon ng China? E di magdadala rin siya ng mga Navy ships niya. Magkakabanggaan na. Navy to Navy ng magkakabangga. Anong mangyari? O di magkakagera. Talagang point of no return na ito. Kaya yung sinasabi ng Pangulo na his great ambition is peaceful life. Nako. Malabo. Bawat Pilipino gusto ng tahimik na buhay. Kailang nalalagay na tayo sa bingit ng gyera. Okay. Mamaya na natin pag-usapan yung Prosperos. Ito, dagdag pa niyang sabihin. No? We refuse. Bantayan niya. We refuse. Ayaw daw. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly serves its people will invite danger or harm to lives and livelihoods. Really? Ayaw daw niya to choose sides. Wala daw. Ayaw, hindi siya kakampi sa great power competition. Really? Ano bang ginagawa niya? Di ba klaro na ang kanyang foreign policy, kakampi niya ang US at kalaban niya na ang China. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya galit na galit ang China. Baliktad, panahon ni PRRD, kakampi ni PRRD ang China, kalaban naman niya ang US. Baliktad. So, ayaw na niya, refuse to choose side na, klarong-klaro na American side siya. American boy siya. No government that truly serves its people will invite danger. Really? Yung pagpapasok niya ng US ballistic missiles sa Ilocos Norte, hindi ba yon inviting danger? Na according to Senator Aimee, yung conversation niya with Jose Alandrino, very scared, takot na si Governor Manutok sa Ilocos Norte kasi baka ma-wipe out sila doon, devastated. Dahil yung US missiles doon, Typhoon ang tawagan, it can fire Tomahawk S-26 missiles, nakatutok sa China. In response, nakatutok na rin ang missiles ng China and Russia. Hindi ba yon inviting disaster? Yung pagpayag niya na magkaroon ng EDCA sites sa Cagayan Province in Isabela Province, tatlo yan. US bases yan. Ang lapit na sa Taiwan. Hindi ba yon inviting danger? Nananaginip ng gising ang ating presidente. The fact na nandyan ng mga Amerikano sa Northern Luzon, it means danger for the people of Ilocos Region. Hindi lang Ilocos Region, kundi lahat tayo. May nakausap ako na no, kaibigan ko, nagtrabaho siya sa US Navy. Kasama siya sa gumagawa ng nuclear submarines. Dahil nuclear, expert itong kaibigan ko, tinanong ko, anong kaibahan ng atomic bomb sa nuclear bomb ngayon?
yung atomic bomb, sabi niya, nung Nagasaki, Hiroshima, mahina lang yun. Sabi niya, dati galing lang yun sa hydrogen. Itong nuclear warheads ngayon, 100 times more powerful kaysa yung atomic bomb na binagsak sa Hiroshima and Nagasaki. 100 times na mas malakas ang nuclear warheads. Yun po, kung sa Nagasaki, 100,000 kaagad ang namatay na tao. How much more pag pumutok ang nuclear warhead ng China o Russia sa Pilipinas? 100, they wipe out ang buong Luzon? Oh, yan ba yung sinasabi na we are not inviting danger, we are not inviting war, we are not instigating war, sabi niya? Nako, makikita mo na nanaginang gising o yung wala sa sincerity yung sinasabi niya. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ito na yung panahon na nailagay na tayo sa napakadelikadong kalagayan. Hindi lang basta-basta giyera ito. Nuclear war ang mangyayari pag hindi nagapan. So, manalangin po tayo na sana iligtas ng Diyos ang bansang Pilipinas. No. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. No, I think my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit kanina pa na 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people saan ba namin ang galing, eh nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7. Is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, so what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the issue? Sa phase 3, sa records niya ba, it's 10 billion? Records, well, records to ng SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yan po ang sinabmit sa akin, diba, galing ng staff mo. Kung usapan natin ngayon, yung side ng DPW. Yes, and ang pinag-uusapan namin ni Sec. Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWA. Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 point something. You need to apologize for the 23 billion. No, mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Mr. Chairman, you're... And, no, listen to me first. Can we just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa'yo, you keep going around saying... Gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap. Tapos manggugulo ka ngayon sa session hall doon, ha? Doon sa video. Yeah. Go ahead. Sandali. Can I show the video? Then I'll give you all the... Or we can Mr. go back. Sean, yeah, go ahead. One question. Sure. If I may. Yes, please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. Can I just ask you, Sec. Sadain, magkano ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Chair, Your Honor, the Mayowa for phase 1 is 8.9. Okay, and then 8.9 po yun, di ba? So, 8. That's for the 0.9. And then, sir, sa... para lang ano tayo klaro ha, 8.9 including variation orders. If you exclude the variation orders, is the BCE. Budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order, it was only 8.1. Budgetary no, cost but awarded kasi is 8.06. Yes, the but the budgetary cost estimate is 8.9. No, so you're talking about the ABC. Ang nanalo ABC. Was 8.06. Yeah. So 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the award... Po. Tapos, dumagaan ho yung budgetary cost for the fit-out. Estimate, budgetary cost estimate. Ilan? So it's 2.5. And for the works to complete, what is the ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Eh, pwede meron pa kayong calculator? Pwede ho paki-total. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as $23 billion for DPWH. So I think you saksadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because ito yung presentation nila. Nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Yeah, this was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? Senator Nancy, ang present niya... Mr. Chairman, what we're talking about, building. Yeah, hindi please, yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7. Which mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around... telling people saan ba namin nanggaling, eh nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7. Is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, so what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the issue? Sa phase 3, sa records niya ba, it's 10 billion? Records, well, records to ng me, SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so what's the Chairman? Problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yan po ang sinabmit sa akin, diba, galing ng staff mo. Kung pinag-uusapan natin ngayon, yung side ng DPW. Yes, and ang pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala.
in the proper context. Kasi to be fair to DPWH. Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 point something. You need to apologize for the 23 million. No, mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Mr. Chairman, you're... And, no, listen to can me we first. Can you just go back? Listen to me first. Magkana yung total? Listen to me first, Senator Scranton. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told SEC na pinapalabas na walang 23B. Because he totaled, ayan yung 23B, oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin, na ituloy ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is at yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama diyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? Because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion, to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung pagkoconstruct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing na may fit out. Not... So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH. Because at the moment nga, wala pa yan eh, dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin. Bakit ito. Wala pa eh, March 2023 yung sulat sa'yo, natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term, tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos to. Paano ka matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, 15 buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin pag takeover at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, ang issue yan, tapos natin, namin. This is just an estimate. Hindi mo estimate yan na pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo na 1 taon na nasa mesa mo. Hindi so issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to within, ano bang target natin? So kung 15 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimay yan? 15 buwan mo hindi hinimay eh. March 20, 2023, sinabmit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa.
In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh, nandito tayo para ma-review namin. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mong pagdebate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Because, Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH eh. Nasa hindi proseso na pa-quantify. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa paano walang quantity eh? Sinabi na nga sa'yo na kapag kabinid, pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, siguro, Mr. 15 Chairman, months. Setting yung DPWH, with what's the difference between a budget estimate and a yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo doon sa proseso? The review pa rin po. So di ba? Siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi doon sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, ay, nandyan. Of course not. Nandito sa dokumento sa inyo. Mr. Chairman. 15 months na nasa iyo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami which, na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may ano yan. May explanation din yan, yes, Mr. Chairman. Yes, which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7. Pero tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo. Tapos, kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So, ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang, matapos ang building na to. At paano nga matatapos? 15 buwan yung phase 3 sa mesa mo, wala kang ginawa. Isang na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? 15 buwan eh. De, unang-una, Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa'yo ng DPWH yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raph? Nasaan yung sulat dito? Saan nila? Ayan o, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am o. Tao na humusga. O, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. March 20, 2023, forwarded for your information reference WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. Ayan. Based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP. Except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Contract. Mr. Chairman, sandali lang. Let me finish kasi importante to eh. Oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Oh, conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For one month. So kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh nire-recommend nga niya na iano mo, i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na kanina yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Eh, di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh, kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost.
Diba? Hindi, pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Saka hindi mo sinayin. Oh. Sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama hindi po naman, ba? Hindi naman bahagi refrigerator po at TV to, ma'am. For example, ma'am, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan-saan mo na binalang issue. Wala akong inimbento. Invento ka. Naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Bakit naman ako magbibigay ng question sa media? Ito, napakagaling. Mr. Chairman. Sampung, baka gawain mo yung sampung, nabibigay. Sampung radyo. So, ma'am, 10 interview. Eksakto lahat ng question. Coincidence. Ang galing mo naman. Siguro. Diba? Kagabi. Kagabi, hindi sila radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, well, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Hindi, ma'am. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag ng maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Ma'am, Chairman. Sige, sa pagkasa po pala, magulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero, sasabihin mo, may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Anton Peter Cayetano ang sumasaksak pero, sa akin? Parang... Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. Kaya nga 23 billion, so anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita kasi, ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. Is 21. Is that 23 billion? It's 21.730. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. Well, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingin mo si Selly, ni hindi ako nakapagbati ng birthday, ni hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So ano yung transcript na sinasabi mo? So di kung babalikan natin yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo... Na binigay hindi, sino nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong ko, sino nag-announce sa media ng 23 billion? Sino nag-announce, Mr. Chairman? Ang it's not mo, you. So, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, so, nag-announce ng amount ng 23 sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami, ng pa-interview kayo ng kayo. Si Senator... Oh, so, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And inaamin mo ba, ma'am, na dati mong staff ang SCT at sila nagsubmit ng 23 billion? Sila po nagsubmit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person ngayon? Yes, at wala naman nagsabi na ginugulo mo nga, ma'am. Tinatanong ko, ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman sa yung Mr. Chairman ang tinatanong. Sinagot na kita, ma'am. Lumalabas 21.73. Yeah, so that is not 23 billion, Mr. Chairman.
Oh. Do your math. 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung yung video. Pero 21 at 23. Okay. So, for the record. For the record, it's 23 billion with the land. No, for the record, it's 21 is the same as 23. Let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit, 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero... Ma'am, let me finish, tapos na to. Huwag mo nang guluhin. Hindi ko gulo mo, Mr. Chairman. Kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Ba yung 23 okay. billion? Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay. I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinubmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B, so if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him, sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinubmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yon sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento? Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-imbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik na rin na DP ganyan. Ito, sinubmit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7, wala yung sa land sa inyo. Ano pang issue? Ayan, sinabit nila. Mr. Chairman, there's no, may 21 billion ba sa inyo? Ayan, oh. Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, ma'am, Mr. Chairman. Ma'am, wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang, Mr. Chairman, ikaw nga, hindi ka marunong, hindi ka marunong magbasa. 21, naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on. Kasi out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 there's billion. There's no such thing tapos. As 23 tapos. Billion. Pera, I don't think... Ang pera na sa mic nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? 23 pa na sa mic nyo? Ayan nga eh. Pinukita 21 billion? Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin po, suspend the... Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang... Hindi ko ako press con ng press con. Napipilitan lang tayo sa magot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong statement. Sige, pakitama kung anong... Unang-una, wala akong statement sa media paano magkakamali. Well, Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview, dapat na-interview okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end, is
that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong kami, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit na kanina pa na 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. Well, dapat una-una pangalanan ng PAGCOR, no? Kung sino itong mga tao na sa likod nitong illegal pogo hubs, no, dito sa buong bansa, no? And apparently, yung nabanggit ay isang ex-cabinet official, no? Dapat managot ito. At ilabas, no, sa publiko kung sino itong ex-cabinet official na ito. Nang sa ganon ay maging accountable siya dun sa kanyang mga ginawa. Ngayon, I admire and I'd like to congratulate yung PAOK, no, for continuously monitoring at conducting raids on illegal pogo hubs, no. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, itong mga pogo na ito ay source ito ng kriminalidad dito sa ating bansa, no. Yung human trafficking, kidnapping, kidnap for ransom, extortion, and possibly drug trafficking. And of course, yung kanilang main objective dito sa mga pogo hubs ito ay yung money laundering, no, na mga kriminal na mga sindikato sa labas ng bansa, na kung saan ay naghahanap sila ng paglalagyan ng mga proceeds ng kanilang illegal criminal activities. Sir, pagbalik po ba ng session, isa kaya doon sa mga minima, pagkakaroon dito kaya ng panibagong hiling sa house? Yes, I think meron ng ginagawang resolution, no, para magkaroon ng investigasyon tungkol dyan, no. Yung proliferation ng mga illegal pogo hub sa buong bansa, eh dapat mahinto, no. And base dun sa aming information, eh kaya daw namamayagpag itong mga illegal pogo hubs ito, eh dahil hong merong nagba-back up na mamalalaking tao o influential na mga tao. And if the PAGCOR president, no, has an information kung sino ito, siguro napapanahon para ilabas ito sa publiko. At hindi lang yan, no, dapat bigyan din, i-publish din, no, sa openly publish yung ano, yung mga listahan ng mga accredited and legitimate pogo operators. Ganun na rin kung alam nila na meron ding mga illegal pogo operators, kagaya nung nabanggit ng PAGCOR na meron daw mahigit 200 illegal pogo operators, eh dapat siguro i-publish din natin 'yan, no. Lalo na yung illegal, di ba? And para naman makita rin natin sino ba yung mga tao sa likod nitong mga pogo hubs na ito, both legal at saka yung illegal na pogo hubs. Well, sa totoo naman, ako honestly, mas magandang i-total ban natin both legal at saka illegal, no? Of course, yung illegal, wala tayong control dyan, kaya nga sila illegal. But yung legal, siguro it's now high time to stop allowing pogo operations in the country. Considering na ito ay illegal naman sa kanilang bansa, bakit dito sa atin ay pinapayagan natin? At hindi pwedeng gawing dahilan yung revenues o yung economic benefit that the country will get, no, out of these pogo operations. Tandaan natin, mas mahal, mas malaki yung social cost na nadadala nitong pogo industry nito. Bakit? Tumaas po ang kidnapping,
kinikidnap nila kapwa Chinese nila. Extortion, hinihingihan nila ng pera, bribery, corruption, nandiyan dyan. Paano mamayagpag ito kung walang connection ho ito dito sa atin? At higit sa lahat, may murder, may drug trafficking, may human trafficking. So, again, as I said earlier, Eddie Pogo promise of providing hundreds of billions of revenues, providing hundreds of thousands of jobs, no, for Filipinos, ay hindi po nangyari. So ngayon, panahon na ho na para ihinto natin yung pogong yan. Sir, kung meron pang ano, sorry, last na lang. Yeah, sure. Kung meron pang yun nga, kung hindi man nangyari, pero kahit pa paano kung may economic revenues nationally natin, ano po yung suggestion nyo na ibabad po na saan po kaya pwede bumawi na lang yung gobyerno kung saan? Nang kita? We start inviting these Chinese, no? Na to invest dito. Kung gusto nila mag-invest, pero wag naman yung investment na illegal. Maglagay kayo dito ng legal na investment. Other businesses that may provide jobs and revenues for the country. No? Ang point natin ay wag natin pabayaan, mamayagpag dito, yung illegal sa kanila. Ba't ang binibigyan natin sila ng parang haven eh. At nililegalize natin something that is illegal in their country. So, maraming investments. I think if they want to help this country, they can probably invest in agriculture, well, with the help of a local partner. They can also invest in infrastructure. Meron naman tayong PPP. In fact, they were invited. Yung sa Manila Bay na reclamation, kasama sila dyan. And they're also making money. And that's actually an investment on their part too. So, marami pang pwedeng pag-isipan. Huwag lang itong illegal na ito that causes the rise in criminality. Nagkaroon tayo ng sobrang, ika nga, ito, I've seen a video na merong isang Chinese, no, na pinupugutan ng ulo ng kapwa Chinese. No? Alam naman natin, hindi lingid sa kaalaman natin na merong mga torture chambers yung mga yan. Because nung ni-raid ito ng PAOK, nakita natin, may mga baseball bat, may mga latigo, may mga... Imagine natin yung mga ganung klaseng, ito ba eh, tama. Diba? So, hindi tayo dapat magdalawang isip sa pagpapahinto nitong mga pogo na ito. I'm sure, no? Kasi when resolutions were filed and bills were filed, yung Committee on Rules already took action, no? Yung mga resolution na yan to investigate, I'm sure meron na, no? Siguro, yung schedule lang ng committee that will hear itong mga resolutions na ito. But bills, yes, I'm sure the bills are already filed. And siguro, I don't know if they have already started discussing and deliberating on this on the committee level, siguro maaari. But again, no, sabi ko nga, siguro immediately hinto natin. Yun ang ano, total ban sa mga pogo. Yun, kaya nga we urge, no, the PAGCOR management na ilabas nyo kung sino yung cabinet official na yan. Hindi pwedeng maging suspense yung pagbubunyag ng mga pangalang yan, no? Kung may pagkakasala, merong nagawang pagkakamali yung mga yan, eh dapat siguro ipahayag ng PAGCOR kung sino-sino ang mga tao sa likod nito. Isa sa naging... kumbaga suspense dito eh, no? Nung nabanggit isang cabinet official, no? Kung sino ito, maraming hinala, maraming haka-haka kung sino ito eh. In fact, kahit ako, meron akong haka-haka, meron din akong nasa isip, no? Because I heard stories, no, about people lobbying for these pogos, no? Alam mo, once upon a time,
itong 200 mahigit na mga pogo na ito, probably were legitimate pogo operators. But when their accreditation expired with PAGCOR, eh hindi na to nag-ano, hindi na to nag-renew siguro. Eh nakita naman natin ano yung mga building na, kung saan sila nag-invest, no? Hindi ito birong investment, no? Yun lang sa Banban. Kung hindi ako nagkakamali, billion siguro yung halaga nun. Oh, imagine 6 billion, di pa kasama helicopter at saka yung mga Lamborghini doon. So my point being is dapat siguro wag nang patagalin, no? Siguro it the cabinet official, if nilabas na, no, will now be a subject of inquiry in both houses, no? But ano bang role mo diyan? 'Di ba? Ano bang nakita mo diyan at bakit ikaw ay strongly lobbying for this, 'di ba? Base dito sa information na binigay ng PAGCOR. Oh yes. Yes, papatawag natin 'yon. Oo. Papatawag natin 'yon. Bakit? Eh kasi sa aming pagkakaintindi, eh naging enabler, no? Itong taong ito, kung totoo ay siya ay naglalabi para dun sa mga pogo operators na to, both illegal at saka legal, eh parang naging enabler ngayon siya na payagan na magkaroon ng ganitong klaseng krimen na ika nga karumal-dumal na krimen sa ating bansa, no? Yun lang pinupugutan ng ulo. Parang hindi yun katanggap-tanggap na meron tayong mga ganong klaseng mga krimen na nangyayari ngayon. And to add insult to injury, ang gumagawa niyan dito sa bansa natin ay hindi naman Pilipino. Ang biktima ang Pilipino. Ang gumagawa po ay itong mga dayuhan na nagtatrabaho dito sa ilalim ng pogo na ito. That's one area that we should really study, no? If ang intervention of this so-called cabinet, ex-cabinet official is to accredit an illegal pogo operations, then it becomes now a crime. It becomes now a big question mark, and we should make him or them accountable. Ayan, ha? Him or them, ha? Or nga pala, meron pang ano, marami yan eh. Yes. Wala bang move na to give immunity to PAGCOR sa pagbibigay niya ng pangalan? Pangalan. Hindi kailangan. Kasi I think kaya ang PAGCOR ayaw magbigay ng pangalan dahil natatakot ni Karunjan. Well, hindi dapat matakot ang PAGCOR. Illegal yan eh. Diba? Illegal yan. Dapat, total, ang nagumpisa na mag-reveal niyan ay sila rin, galing sa kanila information. It's now probably high time to name it, to name them, or name him, or name her, whatever. Ayun, because nga, enabler sila, we can call them now the makabagong makapili, no? Enabler sila na magkaroon ng mabigat na ano dito ang ating mga illegal na pogo operators, no? Considering that they brought along several criminals, or perhaps even the syndicates are all here. Alam mo, 2017 I delivered a privilege speech in Congress. I was already denouncing the move of the government to allow pogo, kasi nga it's nothing but just a money laundering outlet, no, for these criminal syndicates operating drugs, drug trafficking, human trafficking, and all other forms of crimes. Well, now that it has cost a lot, no, kumbaga, yung social cost of this industry was proven to be so high that it does not it is not commensurate to the revenues that we are getting, no? So dapat
magkaroon tayo ng isang matibay na posisyon dito. Dapat ang administrasyon ay magsalita tungkol dito. Sir, going back lang doon sa drugs, last few days ago, sunod-sunod yung nakukuha ng mga mangingisda sa Ilocos region nang lumulutang sa dagat mga drugs na Well, maraming theory, no? Maraming haka-haka rin na lumalabas tungkol dyan sa nakikita, no? Dahil kilo-kilo ito eh. Hindi ito ordinaryong drug haul, ika nga, no? Kasi alam naman natin na mga sindikato, eh mahalaga sa kanila yung mga ano yan, kontrabandong yan, because merong katumbas na malaking halagang pera yan, no? At ito, kapag ito ay lumulutang somewhere, dalawa lang ang theory nakikita ng marami, no? Lalo lang yung ating, in fact, today, after this, meron akong meeting with the DG Lasso, no? Tungkol dyan, no? Kasi, posibleng sinasadya, no? Na ilaglag yan dyan, at maging isang diversionary tactic, no, sa ating gobyerno ng ating mga sindikatong kalaban, no, sa droga, no, posible yan. O pangalawa, pwede rin na ito ay parang propaganda, no, to create an image na kung saan nakikita ito ay talamak at kumakalat itong klaseng kontrabandong ito dyan sa mga lugar na yan. At alam naman natin na posible ang target dito ay yung ating pangulo. 'Di ba? Kasi doon sa area, no, ng Ilocos region nila nilalaglag 'yan, no. So medyo ano, medyo katakataka at nagkaroon tayo ng ganito. Kaya nga dapat tingnan din natin, pag-aralan din natin. Kasi posible yung theory na ito ay nilaglag sa dagat, pinalutang-lutang. Hindi kaya possible na dahil nalalapit ng eleksyon, malimit kasi lumutang yung narco politics dito, narco money na nagagamit sa politika sa atin. Hindi malayo yan, no? Ngayon, there's a new source of funds for politicians, no? Yung narco politicians, that's possible. May bago ngayon, yung pogo politicians. Di ba? Meron ng pogo politicians eh. Diba? Obvious na obvious. Itong yung Alice Gu ay si pogo politician. And hindi malayong mangyari na marami tayong mga kababayan, marami tayong mga lingkod bayan na nai-elect natin dahil sa tulong nitong mga pogo operators na to, o itong mga narco syndicates na ito. So, kaya dapat maging mapagmatsyag tayo. Dapat maging mapanuri tayo sa mga kandidato. Well, sa ngayon, dahil din dun sa ating investigation na ginagawa, nakita rin natin na talagang dapat masilip yung late registration na proseso, no? Kasi dito nag-uugat eh, no? Itong mga pogo politicians like Alice Guo, gumamit ng isang sistema na katanggap-tanggap sa ating bansa yung late registration para siya ay maging isang Pilipina, no? At dahil siya ay isang Pilipina, base dun sa kanyang pinakita mga dokumento, meron siyang karapatan tumakbo bilang isang lingkod bayan, o pwede rin siyang magkaroon ng karapatan para makapamili ng lupa. No? And in fact, this is the very reason why perhaps, no, nagapang nila yung PSA, nagapang nila yung mga local civil registrars, kasi yun ang ugat eh. Doon nag-umpisa, and it's not different doon sa aming mga iniimbestigahan ngayon sa Kongreso. Yung Mr. Willie Ong, Mr. A.D. Yang, Mr. Jack Yang, Mr. Michael Yang, they probably have acquired Filipino documents or documents that prove that they are Filipinos fraudulently. No? Fraudulently.
Kasi hindi naman totoo silang Pilipino. So gumamit sila ng kanilang koneksyon, gumamit sila ng kanilang pera para ma-acquire nila itong mga ito. Well, as a nationalista party, now we are in the process of firming up yung alliance, no, between the nationalista and the Partido Federal ng Pilipinas, yung PFP. This is a party, as we all know, headed by our president, and we would like to align with them, no, in order that we can show and manifest the support of the party sa lahat ng programa ng ating Pangulo, no, sa pagpababago ng Pilipinas at sa pagpapaunlad nito. So soon, even probably baka bago matapos tong buwan na to, eh magkakaroon kami ng signing of the alliance between the NP at saka yung PFP. Alam naman natin, ilang buwan na lang magkakaroon na ng eleksyon, no, yung midterms, no. At dahil dito, eh mainit na usapin yung palitan ng partido, alyansa ng mga partido, but bottom line is ang aming partido ay naniniwala na dapat suportahan ang ating Pangulo sa kanyang partido. Nang sa ganon, iisa lamang po yung direksyon o adhikain ng aming partido sa adhikain ng ating Pangulo. For the Senate, I have actually wala akong idea. Ano, but one thing is for sure, no, you have I think si Deputy Speaker Camille Villar, si of course Senator Aimee Marcos, si wala, ano lang, sino pa bang mga ano natin diyan? So far yung pa lang yung ano, at I'm sure maraming applicants, no. I think the party or the alliance will probably come up with their own list, no, before the scheduled October filing. Well, there are a lot of names, no. Maraming interesado, and some of them are coming from different parties na naka-align din sa ating Partido Federal at sa Lakas NUCD. So honestly hindi ko alam, no, kung ilan talaga siya, but I would surmise na more than 12 yan sa dami nung nag-a-apply. I think he has already came out with a statement saying na hindi ano si Speaker, tatakbo si Speaker this 2025. Hindi ko masasagot yan. Yes. No, with Partido Federal. Tingin ko, I have no doubt, kasama si presidential sister, si Senator Aimee, no? Kasi she belongs to Nationalista Party. So if we're firming up alliances with the PFP, I am pretty sure if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate, no? Unless, hindi ko alam kung ano yung, ano, but my honest opinion is kasama siya. Or
Yung mga nag-a-apply lang. Of course, it's democracy at work, no? Yung mga partido, yung alyansa, definitely would like to entertain everybody. But we all know, limitado lamang po to sa 12 slots, no? I was told na maraming pangalan. And it seems that it's more than the desired number. So siguro, maraming gustong mag-senador. Well, ako sa tingin ko kasi, alam mo, maraming politicians kasi, alam mo, syempre gusto rin nila magkaroon ng advancements, no? O gusto nilang tumaas o umakyat, no? And some of them are really thinking about it. And nagmamanifest yan sa galaw at sa kilos, no? But of course, no ba, kung ikaw ay naniniwala naman na ang chances mo ay very slim, no? Siguro ang politiko marunong din naman na umatras, no? Pero kapag nakita mo may malaking opportunity at malaki yung pagkakataon na ikaw ay mahalal bilang isang senador, I have no doubt that they will not even think twice, no, in running. So maraming ganyan, no? In fact, kahit dun sa amin, yung isang mayor ko parang gusto rin mag-senador, di ba? Oo. So hindi, you know, the democracy at work, and we respect those statements coming from them. Alam mo, public service is a calling, no? Parang walang pinagkaiba yan dun sa kasabihan na many are called but few are chosen, di ba? So kapag nagkaroon ng ganung pagkakataon, siguro panawagan ng taong bayan, bakit naman hindi, di ba? Sabi ko nga kanina, kapag nagkaroon ng oportunidad na ikaw ay mahalal at itong oportunidad na to, this can only come once, no? Kapag mahirap nang bumalik ito. Marami na tayong ganyang kwento, no, sa ating mga nahalal sa ating bansa, both local and national candidates, na they did not take advantage of the opportunity, they lost the opportunity. And sometimes the opportunity loss is actually bigger than the actual loss. Sir, 20 days before Sona, what do you want to hear from the President of Sona? Well, I'm sure ngayon, napakaganda ng, with all the developments doon sa ginawang trailblazing and roadshow na ginawa ng ating Pangulo sa para makakuha ng mga investors, palagay ko, marami ng yung mga pledges na nakuha, marami na naging na-realize na, no, ng ating bansa. At dahan-dahan, ito ay papasok, ito ay makapagbigay ng investments, makapagbigay ng revenue at trabaho sa ating mga kababayang Pilipino. Isa sa gusto ko ring marinig, no, yung ating position tungkol sa West Philippine Sea. We all know that the President is very firm on his stand dito sa West Philippine Sea. In fact, paulit-ulit niyang sinasabi that I will not give up an inch of our territory because we are guaranteed by our constitution, we are guaranteed by our historical rights, we are guaranteed by our history na ito ay atin. At hindi natin dapat i-give up. So, I guess there has to be a clearer pronouncement on this particular issue sa West Philippine Sea. And of course, considering also that we have already achieved, no, somehow magandang results dito sa war on drugs, pagpatuloy lang natin ito na i-address itong usapin tungkol sa illegal na droga sa ating bansa. Kaya we are gaining positive achievements tungkol dito. May plans? May plans? Honestly, I still don't have any plans at the moment. But I'm open to several options, no?
If the leadership will ask me to help, I will not think twice. I will help. If the administration would want me to help in my own capacity, which probably they believe in, I will be more than willing to help. Eh, ito naman po ay para sa bayan. Maganda na tanong mo yan eh. Kasi I've been addressing that question. Kasi I've been branded as a xenophobic eh, no? Sabi ko hindi ako xenophobic. Ang aking kinagagalit dyan sa mga Sinos o sa mga Chinese eh yung mga illegal na Chinese dito. Yung mga nagdadala ng droga, yung nangingidnap, yung mga human trafficking, yung mga nagma-money laundering, yung mga namumugot ng ulo, yung mga nagme-murder, diyan ako galit. No, and that's not xenophobic. No, para sa akin yung nagko-commentary, in fact, I heard no, isang Chinese association sa Pilipinas ay sinasabi nga na racist daw ako at anti-China. Sabi ko hindi. Kayo nga dapat dahil Filipino-Chinese kayo, magsalita kayo tungkol diyan sa kalokohang ginagawa ng mga mainlander Chinese dito sa atin. 'Di ba? Eh bakit parang tahimik sila? Ngayon, does that mean they're not xenophobic? So again, balik ko yung question sa kanila, no? Dapat panahon na magsalita kayo ngayon. Labanan nyo yung mga Chinamen na nagdadala ng basura dito sa ating bansa. Yung nangaagaw ng ating West Philippine Sea. Dapat nga magkukomentaryo sila dyan eh. They seem to be conspicuously silent about the issue. Wala akong naririnig na yung Filipino Association dito ay nagko-comment tungkol sa West Philippine Sea. Bakit? What about yung mga drugs and spying activities? Dapat magkomentaryo sila dyan. Again, ulitin ko, yung aming investigation sa House is not xenophobic. Congress is not xenophobic. We welcome legit businessmen. We welcome legit Chinese tourists. We welcome all Chinese na legal ang gawain dito sa ating bansa. Ako kung kaibigan ko si Putin at nakikinig siya ngayon, sasabihin ko sa kanya, uy, punahin mo naman yung West Philippines si pag-aagaw ng China. Diba? Yun ang punahin mo. Huwag mo kami punahin dito. Kami, we know our limitations. Our constitution does not allow nuclear, the use of nuclear ammunitions in this country. Very clear. We are all following the provisions of our constitution. Ngayon, dahil alam mo palang may mga missile dyan, diba? Dapat siguro sitahin mo yung China. 'Di ba? Huwag kayong mang-agaw diyan para walang missile nakatutok sa inyo diyan. My point is hindi dapat tayo sigurado hindi natin pinapayagan yung nuclear arms dito sa ating bansa because no less than our constitution prohibits that. Okay? So, ang ating ano lang diyan is that this could probably be a propaganda, no? To the Chinese who's playing victim dito. And we should not fall into this trap. Sir, sorry, comment. Kanina may comment din po kayo on China. Ano po yung stand dito at sa House of Kaya? Madi-discuss din yung overall national deal sa NCR national wage hike. Okay, sa wage hike, at least meron na tayong increase, no? Initially, it's 35 pesos. Alam naman natin na kulang pa rin ito. And I am sure that the regional wage boards are now studying, no,
Ano ba yung ideal number? But if I'm given a voice over this, I would probably agree doon sa bill that nakahain sa lower house tungkol doon sa 100 20 pesos to 150 pesos yata yun, no? Kung di ako nagkakamali. So, of course, maraming study na dapat gawin dyan because this definitely would have a direct impact on our employers and our businessmen. So, pag-aralan mabuti, dapat give and take. Oh, okay. Andyan dyan siya. Oh, sige. Okay, so again, maraming salamat sa inyo, mga kaibigan sa media, for this opportunity na makapagbigay ng aking opinion sa mga issues na mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating bansa. No? Again, I'd like to emphasize that ang ating mga problemang kinaharap ngayon, lalong-lalo na itong usapin tungkol sa West Philippine Sea, eh siguro panahon para manawagan tayo sa ating mga kababayan na magkaisa tayo, lalong-lalo na po yung mga policy makers, no? Kasi meron pong pumapanig sa mga kalaban, no? Yun nga yung sinasabi ko kanina, makabagong makapili, no? Eh itong mga makabagong makapili na ito ay hindi nakakatulong sa ating bansa. No, dapat tayo magkaisa, lalong-lalo na tungkol dito sa usapin ng West Philippine Sea. And as they always say, no, there's strength in numbers, no. And if we're disunited, this might cause a much bigger trouble for our nation. Kaya panahon ngayon na magkaisa tayo. Panawagan sa mga Pilipino, tayo ay magkaisa at ipaglaban ang ating karapatan dito sa usapin sa West Philippine Sea. Magpahayag kayo ng inyong opinion tungkol diyan. Yung mga ano, pro ano dyan. Di ba marami? Apat sila, di ba? Apat sila dyan eh. Ayan. Wala naman nakikinig. Ano? So, malaking ano yan. Malaki. Oo. Yung alin? Bakery po. So, again, thank you. Ha? Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat. Oh, please. At sa naging isyung ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!